Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na po sa mga kadama dyan na andito sa Middle East. Ito na guys, nakita natin kung paano magalit ang isang Leon Guerrero, Supremo, at saka si, sino ba yung ano sa Batang Kiap, sa probinsyano, ano ba pangalan niya doon? Basta, nakalimutan ko kung anong pangalan niya doon sa Batang Quiapo, pero ang alam ko, isa siyang Leon Guerrero, at saka isa siyang Supremo. Pero ngayon, isa siyang Senador. Ayan guys, for the first time nakita ko, ito lang po yung first time na nakita ko, si Senator Lito Lapid na umaten sa Senate hearing in AW legislation, kasi nga, nakadikit or dinikit ang pangalan niya. Di umano, merong isang vlogger na isa siyang protektor ng Pogo sa Porak at siya yung may-ari ng 10 hectares na kinakatayuan ng mga building ng Pogo diyan sa Porak, Pampanga. At sabi niya nga pumunta siya doon para i-clear ang kanyang pangalan. Grabe. Nagalit na si Supremo. Panoorin po natin kung ano yung sinabi, kung ano yung pagklase ng pagtatanong. First time ko talaga, sa totoo lang po. Okay naman pala si Senator Lito Lapid magsalita. Akala ko kasi minsan kasi pag nagsalita siya utal-utal, pero hindi naman pala, talaga palang isa lang siyang tahimik na tao. Pero mind you guys, si Senator Lito Lapid po, marami na pong batas na napasa, 16 yung kanyang naipasang batas, kahit po hindi natin siya nakikita diyan sa mga Senate hearing na yan, mga nag-grandstanding, yung mga iba diyan puro lang bibig, puro lang ngaw-ngaw, wala pa naman kahit isang batas na naipasa, puro lang pang grandstanding yung nalalaman, pero hindi nila alam kung ano yung trabaho nila. Gumawa ng batas pero yung ginawa nila puro pang viral, puro pang grandstanding. Pero si Senator Lito Lapid, halos lahat kayo na nakikita nyo na hindi talaga siya nagsasalita. Parang ayaw niya nakadikit yung mga pangalan niya sa mga controversy. Kaya sa pagkakataong ito, may isang vlogger na dinedirekta na siya umano yung may-ari ng Pogo na yon, kaya napilitan po siyang i-clear yung kanyang pangalan. Pero in the other side, mga kababayan, nakikita natin, no, kung ikaw ay isa, may posisyon ka sa gobyerno, tingnan nyo, meron siyang way ng paraan kung paano niya linisin yung pangalan niya, di ba? Parang conflict of interest. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga yung Pilipinas, 'di ba, nasa highest position siya. One of the highest positions sa Pilipinas, kaya meron siyang way na kumbaga linisin yung kanyang pangalan. Panoorin po natin yung bakbakan or yung hearing sa Senado. Kanina mauna sa pagtatanong tungkol sa Porak investigation ng PAOK o ng iba pang mga ahensya, you have the floor, Sen. Lito. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emotion ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Lito. Hindi po pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako. Na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na ano, na tinatayuan ng Pogo sa Porak, at protector daw ako ng Pogo do sa Porak. Siguro alam din ni na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon, at saka si engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porak. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wingatchelya, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo.
At sa ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa ano, do sa 10 hectares na do sa Porak? Good morning po, Your Honor. Good morning, Adaptor Engineer Lansangan. Please proceed. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46, ha? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi niyo na monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po 'yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga... Pinatayuan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya, ano, yung South 99 yata, kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Kapil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nakikita bilang nung naupo ka ng Mayor. Minsan nakikita tayo ang mga intention mo sa Porak ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porak after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga-Porak din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms ako governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala rin din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging 4th na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong
na involved kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involved ka, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porak? Para manapakasama ng image ng Porak ngayon, Mayor. Kaya saan ang pag-ingatan natin ng Porak? Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porak? Ang sama-sama ng pangalan ng Porak ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit, dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kagad, Pogo yan, dahil Porak. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porak. Magkatunog pa naman, di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan, lalo na sa Porak. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor doon sa Porak, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porak. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer. Engineer Glenn, alos tayo rin magbubungguan doon sa Porak. Magkakaisa tayo doon. Magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Na nga guys, ano masasabi nyo? Hindi po si Senador Lito Lapid. Ayan yung may-ari ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Hindi din siya protector. Yung isa din sa mga sinabi niya na kasama din si GMA. Si GMA at pakita ko sa inyo guys kung sino yung vlogger na sinasabi. Kasi ito lang siya. Siya lang talaga mag-isa yung bumabanat kay Senator Lito Lapid. At ito po yung kanyang, hindi ko alam kung binago niya na to ha. Kasi parang may balak atang gumawa ng aksyon si Senator Lito Lapid. Ayan, may hamon si Senator Lito Lapid sa isang vlogger at walang ibang vlogger na yan kundi si Tuto Kausing. Ayan, tatakbo pa naman tong senator. Ayan, sabi niya dito sa mga ano niya, sa mga tawag dito. Ayan o, Gloria Governor Pineda, protector sa Porak, Pampanga. Isa yan. Lito Lapid, Porak Mayor, mga may-ari ng lupa sa Porak, Pogo. Ayan. Ayan. Ayan po yung title ng mga video niya. Nag-trending to. 1,180,000 na views. Ayan. Lito Lapid, Porak Mayor, mga may-ari ng lupa sa Porak, Pampanga. Ayan. Yan po, dinidikit niya talaga yung pangalan ni kaya nagalit si Senator Lito Lapid kasi wala daw siyang kaalam-alam meron daw isang vlogger na siya daw yung protector at siya din daw yung kumbaga may-ari ng lupa pero hindi totoo. Ayan. At abangan natin ni ano si Tuto Kausing kung talaga bang iko-call niya yung hamon ni Senator Lito Lapid
na maglabas ka ng ebidensya para daw magbitiw siya sa kanyang pwesto. Ayan, totok ka using. Dahil parang ang tapang-tapang mo, ayan, tatakbo ka pa namang senador. Ayan, si Tuto Kaosing, mga kababayan, dati po itong lawyer, pero na-disbar siya. Hindi ko alam kung bakit. At doon nga sa Senate hearing, sinabi ni Senator Lito Lapid na siya yung kanyang libel na case up. Anim doon siya, siyam na yun, may warrant of arrest na. Pero bakit hindi pa ito nahuhuli ng NBI? Ayan, NBI. Ayan, tatakbo po itong senador. Ayan, mga kabayan, sa mga nanonood kay Tuto Kaosing, no? Sana, no, at sa mga iba pang vlogger, sana hindi kayo basta-basta naniniwala. Huwag po tayong mga parang panatiko kahit sa kaninong official pa man ng government niyan. Gamitin po natin, makinig po tayo sa, hindi sa isang tao lang, makinig tayo sa iba't ibang side ng story para malaman din natin kung anong katotohanan. Kaya abangan natin yung sagot ni Tuto Kaosing sa hamon ni Senator Lito Lapid na kapag nagpakita siya ng ebidensya na patunayan niyang siya yung protektor o may-ari ng lupa na yan sa Porac, Pogo, Pampanga, is magbibitiw si Senator Lito Lapid. Ayan, mga kabayan, anong masasabi nyo? Ha? Lumabas na yung tapang ni Leon Guerrero. Ayan, maraming salamat, mga kabayan. Ano masasabi nyo dyan sa hamon ni Senator Lito Lapid? Comment nyo po, and lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dyan na andito sa Middle East, mga kadama dyan. God bless po sa ating lahat at ingat po palagi.